LeBron James wala nga daw masyadong galaw sa court. Ayan niyang nasabi nito ni Dennis Rodman at yan nga ang ating pag-uusapan ngayon. Sabi nga kasi nito ni Dennis Rodman sa isang interview, wala nga daw masyadong galaw itong si LeBron James at ang alam na move niya lang nga daw ay straight down the line, diretso nga lang ang alam at masyado nga daw simple yung paglalaro o yung laro nito ni LeBron. Dinagdagan pa nga nito ni Dennis Rodman ang statement niya. Sinabi niya, ikakandado niya daw si LeBron James sa kanyang depensa at madali nga lang daw kalaruin yung kalabanin itong si LeBron James. Sobrang dali nga daw nito. The only move he has is straight down the line. He ain't got no moves. Saan siya pupunta nga daw? Sinabi niya, masyadong simple ang laruan nito ni LeBron James. Malaki nga lang daw siya. You know, 260 pounds, 6'8 or 6'9. Ayun nga lang daw ang advantage nito ni LeBron James sa court. At kung maglaro nga daw itong si LeBron James sa 90s, sasabihin pa rin daw nito ni Dennis Rodman na si Scottie Pippen pa rin ang pinakamagaling na NBA player noon behind Michael Jordan. So yan nga ang mga statement nito ni Dennis Rodman tungkol nga dito kay LeBron James. So grabe nga ang mga pahayag nito ni Dennis Rodman dito kay LeBron. Well, kagaya ko at ang iba na rin mga NBA fans sa Twitter ay tinawanan nga lang itong si Dennis Rodman dahil paano naman magiging pangatlo sa pinakamaraming puntos in NBA history itong si LeBron James kung iisa nga lang ang kanyang move? At paano nga rin magiging pang 13 itong si LeBron James sa most 3-pointers made in NBA history kung isa nga lang ang kanyang move sa kanyang buong game? Pero obvious naman siguro na ang pinakagustong paraan niya nito ni LeBron James sa pag-score ay pag-drive sa paint dahil din, ikaw ba naman ganong kakalaki at ganong kakabilis ay hindi mo ba naman gagawin yun? Pero anyways guys, ayan nga ang naging pahayag nito ni Dennis Rodman dito kay LeBron. Comment down below kung ano bang masasabi nyo sa statement niya. At para naman sa ating next balita tungkol nga ito kay Zach LaVine. Dahil sabi niya nga ayaw niya nga daw umalis dito sa Chicago Bulls. Sabi niya gusto niya dito ng mahabang panahon. At pakiramdam niya nga daw na deserve niya kung anong makukuha niyang kontrata. At titingnan niya nga daw kung ano ang mangyayari pagdating nga sa free agency. Dahil ito nga si Zach LaVine ay upcoming free agent nga at galing siya sa $70+ million contract. At nagpahayag nga siya gusto niyang bumalik dito sa Chicago. Dahil din nadadawit din kasi ang pangalan nito ni Zach LaVine sa mga trade rumors kung saan saan mga NBA teams. So yun ang ating basketball update sa araw na ito. Pero bago nga natin tapusin ang ating video, may shoutout muna tayo. So shoutout nga dito kay Idol Rusty Nail. Pa-shoutout daw Idol. Shoutout din sa'yo. Lagi ko nga yan nakikitang nanonood dito sa ating mga video. Salamat Idol. At kung kayo nga din ay gusto nyong ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa ating comment section. So yun nga guys ang ating update. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday marito ang mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!